Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa loob ng napakaraming taon, maraming Pilipino ang nagpakita ng kanilang kabayanihan. Ang ilan sa mga bayani na ito ang dahilan kung bakit malaya ang Pilipinas laban sa mga mananako. Bilang pasasalamat sa kanilang katapangan, ang mga bayaning ito ay inimprenta sa pera at nang sa gayon, hindi natin sila malilimutan. Ilan sa mga bayani na makikita sa pera ay si Manuel L. Quezon, Seri Osmeña at Manuel Rojas. Pero alam mo ba na hindi lang mukha ng bayani ang naka-imprenta sa pera? Agaw pansin din sa ating pera ang mga wild animals na talaga namang lalong nagpaganda sa disenyo nito. Pero bakit nga ba kailangan ilagay ang mukha ng mga hayop sa ating pera? Hindi ba mas maganda kung si Kuya Willie Revillame at Boxing Senator Manny Pacquiao ang nasa pera? Hi! Ako si Nomer at ito ang FTP Channel. Sa video na to, aalamin natin ang mga hayop na makikita sa pera ng Pilipinas at kung ano ang epekto nito sa buhay nating mga Pilipino. Kaya kung handa ka na makilala ang mga hayop sa ating pera, tara na at umpisahan natin! Simulan natin ang kwentuhan sa 100 piso. Sa pera na 100 piso, makikita mo ang mukha ng dating presidente na si Manuel Rojas. Pero kung titignan mo ang likod ng papel, makikita mo naman ang isda na tinatawag na butanding. Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na whale shark. Noong year 2010, isinama ang whale shark sa pag-imprenta ng 100 piso base sa disenyo na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Bangko Sentral, ang mga butanding ay may mabuting epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa maniwala ka man o hindi, milyong-milyong piso ang naidadagdag sa kaba ng bayan dahil lang sa turismo ng whale shark. Dito sa rehiyon ng Bicol sa probinsya ng Donsol, Sorsogon, kinilala ito bilang Whale Shark Capital of the Philippines. Kada taon, libo-libong turista ang pumupunta upang makita ng malapitan ng butanding. Dahil sa dami ng turista na pumupunta sa Donsol, maraming Bicolano ang nabibigyan ng trabaho dahil sa pagsulputan ng mga hotel. Marami ding mga negosyante ang nagbubukas ng kanilang tindahan. Ayon sa Department of Tourism, ang Donsol, Sorsogon ay kumikita ng 30 million pesos kada taon dahil sa mga turistang pumupunta para lang makakita ng butanding. Ang pera na ito ay malaking tulong upang umasenso ang bayan ng Sorsogon. Ang mga pera na nakukolekta ng gobyerno galing sa turismo ang ilan sa dahilan kung bakit ang mukha ni Manuel Rojas ay bigla na lang napapangiti. O ito, alam mo ba kung ano ang hayop sa Bohol ang makikita sa 200 peso bill? Hindi ko rito tinutukoy ha yung hayop na nagpagawa ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ang hayop na tinutukoy ko ay merong mata na mas malaki pa sa kanilang utak. Ang sagot, yan ay ang cute na mga tarsier. Kung gusto mong maging kasing cute ng tarsier, pwes, palakihin mo rin ang iyong mata. Kahit maliit lang ang mga tarsier, malaki naman ang epekto nito sa ating turismo. Kada taon, dinudumog ng turista ang Bohol para lang maka-eye to eye ang mga cute na tarsier. Dahil sa dami ng mga turista na willing magbayad upang makakita ng tarsier, marami ring lokal na residente ang nabibigyan ng trabaho at kabuhayan. Merong mga zoo na nagbubukas para ma-accommodate ang mga turista. Ang ilan sa mga residente ng Bohol ay nagiging tour guide. Ang ilan namang negosyante ay nagtitinda ng souvenirs na kamukha ng tarsier. Dahil dyan, boom na boom ang ekonomiya ng Bohol bunga ng pagpapacute ng mga tarsier. Nitong nakaraang taon, umabot sa 10 milyong piso ang tinatayang ipinasok ng tarsier tourism sa gobyerno ng Bohol. Sa laki ng pera, pati ang mga tarsier ay mapapasigaw ng wow! Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button sa baba ng video. Maraming salamat! Ang susunod sa ating listahan ay ang 50 peso bill. Kung titignan mo ang likod ng papel,
Makikita mo ang Bulkan Taal kasama ang imahe ng isda na tinatawag na Maliputo. Sa wikang Ingles, tinatawag ang Maliputo bilang Giant Trevally. Magkasama sa pera ang isdang Maliputo at ang Bulkang Taal dahil ang mga Maliputo ay nainirahan sa lawa ng Taal. Espesyal ang mga isdang Maliputo sa Taal Lake dahil dito mo lamang ito makikita. Malaki itong isda na kayang tumimbang ng 3 kilo. Kaya naman kapag nakahuli ka neto, pwede na itong pagsaluhan ng buong pamilya. Dahil dyan, napag-isipan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pagsamahin sa 50 pesos ang Bulkang Taal at ang endemic na isdang Maliputo. Sa tingin ko, maganda rin sana kung may lalagay ang mukha ng unggoy sa pera. Para kasi mga unggoy ang mga Pinoy na hindi alam ang gagawin kapag may hawak ng pera. Next ay ang pera na 500 piso. O diba, wish mo rin magkaroon ng ganitong magic. Makikita mo sa pera na ito ang isa sa pinakamagandang ibon sa Pilipinas. Ang tinutukoy ko ay ang Blue Nape Parrot. Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na pikoy. Tinawag silang Blue Nape Parrot dahil kulay asul ang balahibo nito sa bandang ulo. Ayon sa BSP o ang Bangko Sentral ng Pilipinas, napili nilang ilagay ang mga pikoy sa 500 piso upang maging paalala na dapat nating igalang ang mga ibon. Madalas kasi sa mga pikoy ay hinuhuli ng mga hunter upang ilegal na ibenta bilang exotic pet. Dahil sa walang habas sa panghuli sa mga Blue Nape Parrot, ang mga ibon na ito ay nanganganib ng maubos. Kaya naman umaasa ang Bangko Sentral na ang mukha ng pikoy sa 500 piso ay magsisilbing paalala na pahalagaan natin ang mga ibon na ito gaya ng pagpapahalaga natin sa 500 piso. Kapag muling dumami ang mga pikoy sa ating gubat, siguradong mapapakanta sa saya si Ninoy Aquino. Ang susunod na pera ay ang 20 pesos. Dito mo makikita ang imahe ng palm civet. Ang mga palm civet ay isang uri ng carnivore na nahahawik sa pusa. Dahil dyan, tinawag din itong musang. O hindi naman kaya ay sa tawag na alamid. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ginamit nila ang imahe ng palm civet dahil ang hayop na ito ay may naiaambag sa ating ekonomiya. Dito sa isang farm sa Davao City, ang mga pupu o yung dumi ng palm civet ay kinukolekta upang gawing kape. Nagsisimula ang proseso sa pagpapakain ng mga alamid sa sariwang prutas ng kape. Hindi nalulusaw sa tiyan ng alamid ang buto ng kape, kaya buong buo ito na lumalabas sa kanilang tiyan. Ang mga dumi o pupo ng alamid ay kinukolekta upang iproseso. Ipinapasok nila ito sa mainit na oven upang maluto. Kapag luto na ang kape, pwede na itong itimpla sa mainit na tubig. Nakakatawang isipin na ang mga buto na ito ay nanggaling pa sa tiyan ng alamid. Ayon sa mga mahilig uminom ng kape, ito raw ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Dahil dyan, tunay na maipagmamalaki ng Pilipinas ang produktong kape na gawa sa pupo ng alamid. Siyempre, panghuli ang pinaka-espesyal na hayop na makikita sa pinakamalaking pera. Ito ang Philippine Eagle at ito ang pambansang ibon ng ating bansa. Noong April 2022, formal na inilunsad ng Bangko Sentral ang pinakabagong disenyo ng 1,000 peso bill. Sa bagong disenyo ng 1,000 piso, dito mo makikita ang napakagwapong mukha ng agila. Ang agila sa 1,000 peso bill ay ang litrato ni Vigo. Si Vigo ay isa sa mga agila na inaalagaan sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City. Ang sabi ng iba, kasing bilis daw ng lipad ng agila ang pagkawala ng pera sa ating pala dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Pero kung ang Bangko Sentral ang tatanungin, naniniwala sila na mas dadami ang Pilipino na makakakilala sa ating pambansang ibon kung makikita nila ito sa ating pera. Ang mga Philippine Eagle kasi ay critically endangered o yung hayop na malapit ng maubos. Kada taon, maraming agila ang namamatay dahil sa malawakang pagkaubos ng kanilang tahanan.
Kaya kung ang 1,000 piso ang pinaka-espesyal na pera, tama lang na ilagay din natin dito ang mukha ng ating pambansang ibon. Sa ganong paraan, mas dumami pa ang Pinoy na matutong pahalagahan ng mga agila. Kung ikaw ang tatanungin, anong hayop sa Pilipinas ang gusto mong makita sa disenyo ng ating pera? Para sa akin, gusto ko yung pusa na kumakaway para swertihin ako sa pera. Sa dami ng hayop sa Pilipinas, siguradong meron ka ding napiling hayop na gusto mong ilagay sa pera. Kaya kung ano man yan, i-comment mo na yan sa baba ng video nang mabasa namin ang iyong suggestion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Baby Argus na nalaman ko na palagi nanonood ng FTP channel. Hello rin sa Villarosa family, lalo na kay Christopher at Jenky Sharon. What's up kay Janet Tamuay? Shoutout kay Leonard Sige, kay Sir Wilhelm, Dewey Herschel at Martina Cassandria, Rizalin Maglente Inopio, at sa friend ko na si Richmond Bindoy Yamzo na mahilig sa parot. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!